Papalit na tayo ng air filter ni ADV-160 natin ito. Nasa 500 pesos yung bili ko dito. O stock din yung ipapalit natin. Yan. Ito rin yung stock ng ADV natin. Ayan yung code niya. Tanggalin natin itong mga screws. Yan, lahat na yan. May mga screws yan palibot. Hanapin nyo lang yung mismo ka-size nya. Minsan kasi iba. Kahit hindi ka-size, ginagamit. So, nangyayari, yan, yung mga ngipin na yan, nadadamage. Kaya maganda kung meron kayo ng isang set na iba-iba yung size para mapili nyo yung saktong size nya talaga. Inko. Ito na yung mga screw niya. Same size lang lahat yan. Tanggalin natin yung cover ng airbox. Ito pwede nating linisan to. Ito pwede nyong tanggalin yan. Yan. Kalagay lang yan dito. Mas madaling linisin. Ito nalinisan ko na nakaraan. Kaya okay na to. Bit nyo lang yan dito. Ah, dito. Mababansin nyo, medyo madumi na siya. Nung nakaraan, parang wala pang black tong side na to. Parang ito pa lang yung dulo. Nung sinaga na nakaraan, medyo madumi na. So, parang at least 3/4 na yung kulay black. Kaya naisip ko na kailangan ko ng palitan to. Although 18,000 kilometers ang nakalagay sa manual, mas okay sa akin yung palitan na siya kapag mga 3/4 na or konti na lang yung green, konti na lang yung malinis dito sa paper element. Lumalakas na kasi sa gasolina kapag sobrang dumi na yan. Yung ECU kasi natin, ina-adjust niya yung AFR. Halimbawa, konti lang yung hangin na pumapasok dahil sa sobrang dumi. Dinadagdagan niya ngayon yung pasok ng gasolina para maging optimal pa rin yung AFR. Yun ang nangyayari. Kaya minsan naramdaman niyo pag sobrang dumi na ng filter, parang malakas na sa gasolina. Meron din yung tatlong screw. Ayan dito. Magalin din natin. Same lang din ang size yan ng mga sa labas na screw. Tanggal na yung lumang air filter. Dumi na siya, no? Ito, from time to time, nililinisan ko to. Natanggalan ko lang ng alikabok ng konti. Toothbrush ang ginagamit ko. Identical lang siya, yung dalawa na filter. Pero ito, iba code nito. Ang code nito is pang PCX-160. Yung K1ZN20, sa PCX-160 yan. Pero doon kasi sa parts catalog ng PCX-160, pwede niyang gamitin yung pang ADV tsaka yung pang click 160 na filter. Iba kasi yung air filter na code nun eh. Pero yung PCX nga, pwede to. Tsaka itong ganitong code. Ibig sabihin, same lang kasi. Same lang naman sila ng airbox eh. Parang-pareho na itsura. Siyempre ito, mas malinis to. Bago to eh. Ang iba lang is, wala nito. Walang sticker. Yan. Yan, bawal daw hugasan. Nakalagay yun. Iba to, pang hugas o pang hangin. Parang pang hangin eh. No? May wire eh. Yan. Ang panghangin, panghugas, ewan ko. Sa balugasan to. So, ito ay disposable. Once dumumi na, palit na. Itong filter na to, pwede to sa lahat ng 160 engine ng Honda. Kabit na natin. Pwede nyo linisan muna. Kung hindi nyo pa nalilinisan, ito kasi nalinis ko na nakaraan eh. Kakabit ko na lang. Mga screw, kabit natin. Kapag lumapat na, kaplanggot na lang. Make sure nyo na nakashoot. Medyo may konting differences sila sa ano eh, fitment. Pero pumapasok naman. Pasok naman siya. Nalapat na, konti na lang. Op. Ito naman, nilapat din natin maigi. Yun o. Lapat. Konting higpit. Make sure na lapat lahat. Para pagbalik natin ng cover, okay na. Ito, itong part na to, nakadikit yan dito. Kaya meron niyang ano, gatla. Sakto yan dito. Balikan natin to. Bago na natin air filter. Yan. Sakto yung fit to. Tapos i-idle natin siya for 5 minutes para mag-adjust yung ECU natin
sa bagong hangin na pumapasok, na nahihigop niya. Kasi nag-iba na yan eh, nung madumi na yung filter. Ga-adjust nga kasi yung ECU. Ang ADV 160 kasi, tsaka yung PCX yata, auto-reset. Nag-automatic reset yung ECU niya. Although hindi ko alam kung pwede mo siyang i-manual reset gamit ang diagnostic tool. As per Honda Mechanic yan mismo, auto-reset ang ADV 160 tsaka PCX 160. Ang click, pwede mo siyang i-manual reset. Pwede kang bumili nung SCS connector. Meron ako nun eh, bumili ako. 6-pin kasi nung kay Honda. ADV 160. Wala nga siyang reset ng ECU na manual. Pwede mo lang gawin dun sa SCS connector is i-reset yung TPS siya, mag-delete ng fault code. Manual reset lang ng ECU pag nagpalit ng air filter. Pero kay ADV nga, since auto-reset siya, i-idle na lang natin. Yan, lapat na lahat. Konting higpit lang. Op. 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 Mamaya ba pala isa. Lapat. Op. 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 Okay. Okay na. Start natin daw. Tapos idle lang natin for 5 minutes. Para nga mabasa ng ECU. Yung bagong FR. Pagka naka 5 minutes na, na-ideal, okay na yan. Pwede na patayin. Nakaside na natin. Yan, test-ride na natin itong bago nating air filter. Kung may naramdaman man akong difference siguro sa arangkada, pero minimal lang. Ganyan kasi pagka malinis yung air filter natin. Mas malakas ang ano niyan. Power na bibigay niya kasi malinis yung hangin eh. Pagka bumbo yung hangin na nahihigop niya. Pero minimal lang yun pagkaganya kasi may filter element pa rin yan. Iba pa rin yung naka high flow air filter ka, kaya lang hindi advisable yun dito sa Pampanga kasi magabok dito sa amin eh. Yan pala isang factor din yun, yung pagdumi ng air filter ay depende sa kung gaano kagabok yung dinadaanan nyo palagi dito. Kasi sa Pampanga medyo magabok talaga dito, kaya mabilis dumumi yung filter ko. Kita nyo naman, sobrang itim na nung gilid, tapos yung bandang gitna, maitim na rin. Supposedly nga sa user manual natin is 18,000 bago mo palitan. Pero magdedepende talaga yan kung gaano na siya kadumi. Kaya importante pa rin na i-visual inspection nyo. Pero kahit every 3,000, every 5,000 kilometers, i-check nyo. Para makita nyo kung palitin na, kung sobrang dumi na ba or okay pa. Yung sa gas consumption naman, siguro magdedepende yan kung gaano nakadumi. Ito kasing sa case na ADV, hindi pa naman siya ganun na naramdaman ko na malakas sa gas. Although ganun talaga nangyayari kapag dumudumi yung air filter, ina-adjust nga kasi ng ECU natin yung AFR. Yung kulang na hangin, ginagawa niya, dinadagdagan niya ng gasolina. So mas malakas yung buga ngayon ng injector ng gasolina, kaya medyo lumalakas sa gas. Para lang niya mabalance yung air and fuel ratio. Yun yung AFR. Siguro kung paabutin niyo na literal na kulay black na yung filter lahat, yung filter element, yung green, yun siguro maramdaman niyo na malakas na sa gas. Yan, paramdaman niyo na lang din yung motor niyo. Kung araw-araw niyo naman ginagamit yan, maramdaman niya kung lumalakas na sa gas. Sa ADV hindi pa naman, hindi ko pa naman ganong ramdam. Pero nung chine ko nga kasi yung condition niya, si ganun na. At least 3/4, nagpapalit na kasi ako ng filter pag nasa 3/4 na yung dumi. Parang 1/4 na lang yung visible na green dun sa paper element. Pinapalitan ko na. Para syempre laging nasa peak performance yung motor natin. Maganda yung bigay niya ng AFR. Balancing balance eh. Nag-grocery lang kami ngayon ni OBR kaya ngayon ko na vinlog. Kahapon ko pa kinabito eh. Hindi lang namin na test ride kahapon to kasi umulan na kahapon. Hindi namin nakalabas kaya ngayon na lang. Ang oras na 11:45, tanghali, medyo mainit, pero gantong oras kami nag-grocery ngayon. Dito ko lang pala nabili ang filter na yan sa may JRL na motor shop. Wala kasi dun sa Guanson, walang stock. So, 500 pesos ang bili ko, pero sa Honda Do Guanson is 480. May mga nakita na ako sa Shopee, pero mas mahal yung presyo nga lang, nasa 600 plus yung pinakamura nakita ko. Nalagay ko na lang yung link sa description, legit naman yun, sa mga trusted yun na seller ng Honda Genuine Parts. Kung gusto nyo bumili, o rin ba wala kayong mabilihan,
ng genuine na air filter, pwede kayong umorder sa Shopee. Wala, mga simorangkada, eh. Same lang. Pero definitely meron tong difference. Basta bago air filter mo, mas malakas talaga yan. Sarap. Fresh na fresh ang air filter. So, ang next natin is yung belt. Papalit ako na yung belt nito. Tapos yung spark plug. Pagka nagka-budget, bibili na ako ng spark plug na bago. Palit natin. Oh, malakas ang hangin. Hindi ako maririnig. Throttle body cleaning. Pwede na rin natin linisin yan. Malamang madumi na yan. Tapos yung valve clearance, pwede ko nang i-check. Kung okay pa ba yung clearances ng intake at exhaust, check lang naman natin. So, adjust if necessary. Yan yung mga next na gagawin ko kay ADV. Yan, tapos pala, magkakabit tayo ng 410T na high speed gear. Galing kay MJ ng ECU Tech. Pinadalahan niya tayo. Kakabit natin kay ADV, tatry natin yon. Para medyo mag high speed tayo ng konti. Paramdaman lang natin, kung hindi naman mahirapan yung makinang dalhin, yung gear, okay na sa atin yon. Pero kung mabawa, nahirapan siyang dalhin, sa pakiramdam ko, alisin ko na lang siya. Pero yun nga, tatry pa lang natin. Yung 410T na gear from MJ ng ECU Tech. Yan yung gamit natin pulley set, eh. ECU Tech. So, yun lang naman yung mga kailangan yung tandaan sa pagpapalit ng air filter. Visual inspection, tapos yun nga, sa manual is 18,000 ang recommended na palit ng air filter, disposable, yung stock. Tapos kung halimbawa ang motor nyo ay Honda Beat or Honda Click, mas maganda kung i-reset nyo yung ECU kapag nagpalit kayo ng air filter. Para yun nga, mas mabasa ng ECU or mas ma-recognize ng ECU na nagpalit ka ng filter sa intake, mas malakas yung hangin para magbago, para matimpla nyo ng maayos yung AFR. Pero sa case nga ng Honda ADV 160 at PCX 160, auto-reset na yung ECU nya. So, i-idle mo na lang. Automatic na siya magre-reset. Pag may na-detect siyang changes. Pagigaw na lang yung link sa description. Yung mga tools, saka yung filter na ginamit natin. Lagay ko yung legit na genuine part na seller from Shopee.